Hello guys! Welcome to my channel again. Today, isi-share ko naman sa inyo ang aking ginataang bagoong. Ayan, eto. Meron tayong, syempre, bagoong. Tapos, meron tayong 2 cups of coconut milk. Ayan, 1 bottle ng bagoong, 2 cups of coconut milk. Meron tayong luya, maraming luya, may sili, sibuyas na Tagalog, shallots, and bawang. So, wala po ako inilalahok dito na iba. Kung gusto niyo po lagyan ng inyong mga powder na pampalasa, pwedeng-pwede, pero para sa akin, hindi na po. So, ito yung aking paglulutuan. Ito yung doon sa ating kaldero. Ilalagay, Tagalog na Tagalog ah, kasi po, sariyaya recipe po ito. So, Tagalog na Tagalog. Pagsamahin po natin yung ating coconut at saka yung ating bagoong. And then, isasalang na natin siya. Tapos, ating i-slice yun yung ating mga condiments. Ayan. Basically po sa amin sa sariyaya, hindi po lahat mahilig sa maanghang, pero ang pamilya namin, mahilig kami sa maanghang. Kaya nilalagyan namin ng sili. Ayan, hindi na naman nakikisama yung aking lalamunan. And then maraming luya. Kasi po, kapag nagluluto ako ng bagoong, yung luya, kinakain ko mismo talaga yan. So, masarap po. And then, I remember yung mother ko, ito pong shallot. Kasi ang tawag sa amin, sibuyas na Tagalog, eh, medyo mas maliliit po siya. Tapos, isinasaw-saw lang niya po yan dyan sa bagoong. Ayun po. So, pati luya, yung mga raw na luya, tapos ano yan, may sibuyas. Isinasaw-saw lang po yan sa bagoong. Yan na may kamatis. Ganun. So, pasensya na po sa mga hindi kumakain ng bagoong. And then, kasi sa amin po sa Quezon, kapag meron kang bagoong, tapos nakapaglaga ka ng talong, maglaga ka ng puso ng saging, okay na ang iyong tanghalian o hapunan. Ayan. So, nilagay ko na po sa kaldero yung ating bagoong at saka coconut milk. And then, pagka po ano na siya, kukulo-kulo na siya, ilalahok na natin yung ating mga condiments. And then, hayaan lang natin siyang ano, hayaan lang natin siyang mag-reduce hanggang maging very thick at yung parang lumalabas na po yung oil ng coconut. Ganun po. Ang tawag sa amin sa Quezon, naglalatik-latik. Yung ginataang bagoong na naglalatik-latik. Pero hindi po ito magkakaroon ng ganung latik-latik kasi po ang coconut milk ko ay galing sa lata. So kasi po sa amin sa Quezon, yan, you check po from time to time kasi para hindi po dumikit sa ilalim yung ating bagoong. Kasi hindi po mag-aamoy sunog po siya. So, lagi mo siyang haluin. Pero hayaan mo lang siya mag-simmer hanggang mag-reduce talaga yung coconut milk. Ayan. So, sa Quezon po, isinasama ang bagoong sa kinayod na niyog, pipigain, at saka po iluluto ng ganyan. Kaya pag naluto, labas na labas yung latik ng niyog. So, ito po ay galing sa lata, ang ating coconut milk. Kaya, hindi po magiging ganun talaga. Exactly. Gustong-gusto ko yun talaga. Yung sa amin sa Quezon na ginataang bagoong na. Yung naglalatik-latik po talaga siya. Nakaapaw yung mantika. Ayan. Tapos, ano, may latik talaga. So, masarap po. Pero hindi ko po magagawa yun dito kasi yung coconut nga natin nasa lata. Paulit-ulit si Lula. Cravings po ako dito. Kaya po ako nagluto. And then, syempre, ngayong nandito tayo sa YouTube, yung ating mga something ini-upload natin. So, share ko po sa inyo ito. Ayan. Wala lang. Napaka-simple nito. Very simple recipe. And then, you can keep this, pwede mong i-keep ito ng matagal. Ayan. So, actually, inilalagay ko yan sa refrigerator. Tapos, kapag kakainin ko, syempre, tulog siya kasi nagaling sa rep. So, ang gagawin ko lang sa kanya, kukuha ko lang ng isang kutsara, ilalagay ko sa isang platito, tapos ipapatong ko sa steamer para ma-steam. Huwag mong ipapainit sa kawali kasi kakapit, sayang. So, i-steam mo lang. Ayan. So, bali, luto na po ito. And then, excited na. Maglalaga lang ako ng ating gulay. So, yung gulay mo dito, pwedeng sitaw. Kung anong pwedeng i-dip. Talbos ng kamote, lagyan mo ng kamatis, sibuyas, ulala. Wala po ako nun. Ang meron lang ako yung talong, yung paborito namin sa Quezon na talong na bilog. Ayan, eto na guys, luto na. Ilagay natin sa isang laga yan. And then, yan. Napakaganda. Makita nyo po yung mantika niya, umaapaw talaga.
shining. Wala pong ano yan. Walang filter. Yung sili natin, hayaan mo lang dyan at slicein mo yung pagkakain ka na para dagdag anghang. Pero maanghang na po yan kasi nilagyan ko ng chili, diba, sa pagluluto. Ayan guys, excited, excited. So pasensya na doon sa hindi man kumakain ng bagoong ha. Huwag mo sasabihin, eww! Don't say that ha. Maraming maipaborito ng bagoong. So don't say eww, okay? So ito yung gulay natin. Ito lang po ang meron ako. Gagawa ko lang yung sibuyas at kamati. Siyempre, match na match yan. Tapos meron tayong okra at talong. Yan po ang talong sa amin sa Quezon. Yung inaraw-araw ang tawag namin. Ayan. Pero ito po ay siyempre dito sa ibang bansa. Galing po yan sa Thailand. So ang loob niyan hindi puti. Ang loob niyan kulay brown. Tapos matigas siya kung lutuin. Hindi siya masyadong malambot na parang yung sa amin sa Quezon. Pero okay na rin po. Kasi matamis naman din siya. Ayan, roughly chop lang yung ating sibuyas. Tapos, ano yan, isinasaw-saw ko lang yan sa pagbuong yung sibuyas. Pero syempre, pagkakain mo, magtututbras. Alam nyo na. May kabanguhan. And then yung kamatis natin. So, and by the way guys, hindi kasi nga kami kumakain ng kanin. Hindi ako kumakain ng kanin. Pero, meron po akong brown rice na kapag nagki-cravings ako sa kanin, minsan gusto mong kumain ng kanin, nagluluto po ako ng brown rice. So, kaya ipi-fair ko ito sa aking brown rice. Ayan. And hindi po ako pwedeng mag-under-rice, kaya is one bowl of ano lang, brown rice. Okay na yon. And then, para lang mawala yung cravings. Kasi po, shout out to Boom Bim Ban Show. Shout out to you. Nag-comments po siya na sa back, sana po sa susunod ginataang bagoong eto na. Kaya ako nag-cravings dito dahil sa iyo. Umpisa nung sinabi niya na ginataang bagoong, lagi ko nang naiisip ginataang bagoong. Kaya iyan, nung makakita ko ng talong, talagang bumili na ako ng bagoong. Kasi po, hindi... Para sa akin kasi talaga yung ginataang bagoong namin, talaga bilog na talong talaga ang kasama siya. So, yan. Ito na guys. Ilalaga lang natin yung talong ng 10 minutes. Tsaka yung okra, and bam bam, kakain na tayo. Boom, bim, bam. Ito yung aking bagoong. Ayan. So, pakulo lang tayo ng tubig. Kailangan po yung tubig natin ay kulong-kulo by grossly kulong-kulo kasi... Tama ba yung pronouns? Bayain na. Kasi po, pag nilagay mo lang hindi pa kumukulo, iitim ang talong. Ito naman yung aking brown rice. Luto na. Naghihintay na lang sa bagoong. Ayan. So, yan po yung aking ano, yung brown rice. Nilalagay ko rin po yan sa aking vegetable salad. Ayan. And then, isishare ko po yung aking brown rice salad sa inyo. Kasi yan, marami. Kita nyo, marami yung niluto ko kanin. Kasi, lagi po ako may brown rice salad. So, subukan nyo po yung mahilig sa rice. Mag-practice kayo ng eating brown rice. And masasanay din kayo. Kasi ako, minsan lang ako kumain ng kanin talaga. Kahit po hindi ako payat, madalang po ako kumain ng kanin. Minsan talagang as in, walang kanin talaga pag 2 months, 3, basta. Matagal na po ako hindi kumakain ng kanin. Pero minsan, dumarating sa atin yung cravings. Kagaya ngayon, may talong. Tsaka bagoong. Ay, ano ka na? Siyempre, kumain ka ng kanin. Kaya lang, wala kaming bigas. So, brown rice. Meron lagi po akong brown rice. Meron lagi akong black rice. Merong quinoa. Yan. Yan ang mga pagkain namin. So, no white rice. Yun po. Kasi hindi masyado sa matatanda ang white rice. So, brown rice, black rice, and yun na nga, quinoa. Ayun. So, hindi mo itong pwedeng kainan ng ano, quinoa. So, brown rice talaga. Kaya may rice tayo today. Yan, luto, luto, luto na. So, hanguin na natin yan pag malambot na yung talong natin. Medyo maano pong lutuin yung ating talong kasi... Tsaka huwag mong hihintayin lumambot ng malambot yung Thailand na talong. Ayan. So, alam niyo na ibig sabihin nito. Kakain na. Kasi hindi, kailangan mas masarap mainit ang gulay. Mainit ang kanin. Tapos yung bagoong pinainit ko, in-steam ko yung bagoong ko kasi tulog na. Ay, malamig po ang panahon. Lahat madaling matulog. Ayan, lagay ko ng kaunting dipping sauce dito sa gitna.
Eh, ano naman natin? Pagandahin ng kaunti, di ba? Kasi picture-picture tayo. Yan. Naglalaway. So, thank you guys for watching. And doon po sa, again, doon sa hindi ko makain ng bagoong, pasensya na po sa aking recipe today because this is our taga-bukid recipe. Ayan. Basta po nasa bukid, pero syempre hindi ko alam, baka meron taga-bukid na hindi ko makain ng ganitong pagkain. Pasensya na po. So, pero sa amin, eh, this is, ano na yan, luxury na yan. So, and lalo na po yan kung meron po siyang talbos ng kamuti, tapos may nilagang puso ng saging, lalo na yung pinakamalambot na gitna ng puso. Oh my gosh! Ang sarap! So, yan. So, actually, pag umuwi po ako sa Pilipinas, ang hinahanap ko mga pagkain yung mga ganito. Mga ganito. Yung hindi yung mga kung ano ng pagkain na pang luxury food. No. This is what I eat. Yes. And sumasakay agad ako. Matatawa. Sumasakay agad ako sa tricycle. Kasi walang tricycle sa ibang bansa. Yun po. So kapag umuwi sa sariling bayan, hinahanap yung mga dating ginagawa. Yung mga ganun. Yan. So, doon po sa mga taga-city. Pasensya na kung hindi kayo makakain ng ganitong pagkain, but this is, for me, is very special today. Yan. And then, meron akong brown rice. Thank you guys for watching. Kasi nagmamadali, kakain na. Gustong-gusto ng isaw-saw yung okra sa bagoong. Sarap. Yan. Thank you guys. Yes. Thank you for watching. And I, hindi ko nasasabihin sa inyong itry nyo yung recipe kasi it's actually very easy naman. Yan. So, and this is really very beautiful food. Pwede naman kung hindi po kayo kumakain ng bagoong, pwede mo naman sa amin yung toyo, pipigaan mo ng kalamansi, pwede rin pong sausawan. And by the way, guys, nag-squeeze ako dyan ng lime. Hindi ko lang na-video. Thank you, guys!